po ay magsisimula sa isang tanong. Are you blessed? Amen. Amen. Sino pong naniniwalang they are all blessed? You are all blessed. Amen. Wow! Ang daming blessed. Hallelujah! So, ang sabi sa Amplified Version, Classic Version, Amplified Classic Version, being blessed is happy, fortunate, to be envied. Kapag pala ikaw, pag pala sinabi mong ikaw ay blessed, masaya ka. Amen? So kung malungkot ka, huwag mong i-consider ang sarili mo na ikaw ay blessed. Amen? But if you consider yourself as blessed, dapat nakikita na happy ka. Amen? Sabi dito, fortunate. Anong Tagalog sa fortunate? Trey. Fortunate. Mapalad. Amen? Blessed din. Mapalad ka. At ito ang matindi. To be envied. Amen? Kaiinggitan ka daw? Totoo ba yun? Marami bang naiinggit sa atin? Amen? Nataasan ka lang ng sahod, nainggit na yung co-workers mo. Na-promote ka lang, may nainggit na kaagad sa'yo, siniraan ka na. Nagkaroon ka lang ng bagong trabaho, may nagalit sa'yo. Bakit? Blessed ka eh. Amen? So yung pagiging blessed mo, normal lang na may mainggit pala sa'yo. Amen? So sino ba yung mga blessed? Is everyone who fears, reveres, and worships the Lord. So kung kayo ay may pagkatakot sa ating Panginoon at sinasamba mo siya, blessed kayo. Amen? So blessed pa ba kayo? Or baka naman natatakot kayo sa ibang tao, sa boss nyo, at hindi sa Lord. Amen? So, being blessed, or if you are blessed, you are the one who fears, reveres, and worship the Lord, who walks in His ways, and lives according to His commandments. Nilalakaran mo ba ang kalooban ng Diyos? Ayan, wala nang nagsalita. Wala nang blessed. Amen? If you consider yourself as blessed, sabi dito, you should walk in God's way. Amen? Baka naman sabi sa inyo, Lord, anak, dito ka sa kanan. Lord, mas maganda sa kaliwa. Amen? Ganun po ba yung pagiging blessed? Mas marunong ka pa sa GPS mo. Sabi ng Lord, diretso ka lang, anak. Lord, mas maganda yata sa kanan. Amen? And lives according to His commandments. Namumuhay tayo na sumusunod sa Kanyang mga sinasabi. Sabi dito, kapag blessed tayo, reminder lamang po ha, sabi dito, to be envied, tayo ay kaiinggitan at hindi tayo ang maiinggit. Amen? Dapat walang inggit sa atin. Dapat sa puso natin, tayo yung kaiinggitan. Kasi tayo yung blessed. Amen? Kapag ikaw ang nainggit sa kapwa mo, hindi ka blessed. Amen? We are to be envied, so we should never envy. Amen? Being blessed will not exempt us sa maraming pagsubok. Minsan, ito pa ang maglalagay sa atin sa kapahamakan. What? Being blessed will not exempt us sa maraming pagsubok. At ito pa, ang being blessed, ang maglalagay sa atin sa kapahamakan. Totoo ba yon? Totoo yon. Sa mga teleserye. Teleserye muna tayo. Diba kapag ikaw yung bida, lagi ka nalang pinapatay. Amen? Lagi ka nalang pinasasabugan yung kotse mo. Lagi nalang nilalagyan ng something yung sasakyan mo para maaksidente ka. Bida ka eh. Amen? Sa kwento natin, sa buhay natin, Kristiyano, tayo ang bida sa Lord. Amen? Kaya, lahat ng kapahamakan, lagi natin yung ma-encounter sa buhay. Amen? Nakikinig po ba ang lahat? So, merong isang great man of God in the Bible na nakaka-relate sa sitwasyon natin. Or tayo yung makaka-relate sa kanya. Si King David. Nung una si King Saul, ngayon si King David na.
Diba last time, ang pinag-usapan natin is si David and Goliath. Amen? So ngayon, si David at si King Saul naman. So, and after the victory over our giants, nag-join. So, last time, pinag-usapan nga natin yung victory over the giants. And after the victory of David over Goliath, nag-join na siya sa Israelite army. Amen? After niyang matalo si Goliath, join na siya sa forces ni King Saul. At ang sabi dito, sa 1 Samuel 18:5-8, whatever Saul asked David to do, David did it successfully. So Saul made him a commander over the men of war, an appointment that was welcomed by the people and Saul's officers alike. Amen? Alam natin that David is blessed, katulad mo at ako. Amen? He is blessed. Kaya naman, anuman ang ipinagagawa sa kanya ni King Saul, sabi dito, David did it successfully. Amen? Kaya ka na-promote because you are successful. God is helping you to do it successfully. When the victorious Israelite army was returning home after David had killed the Philistine, women from all the towns of Israel came out to meet King Saul. They sang and danced for joy with tambourines and cymbals. So every time na manggagaling yung tropa or yung army ng mga Israelites na pinamumunuan ni David, siyempre, panalo. Meron laging may victory party yan. Amen? So, papunta pala sila dun sa palace, andyan na, nagkakantahan na yung mga babae, nagsasayawan na sila kasi nga may victory party. At ang kinakanta nila ay ito. This was their song. Saul has killed his thousands and David his 10,000s. Amen? Si King Saul daw, nung time na lumalaban siya, ang napapatay niya ay 1,000 lang. Pero si King David, the moment na nag-join siya sa Israelite army, ang napapatay niya ay 10,000. So nagkaroon kaagad ng comparison. Amen? King Saul is the first king of Israel and he is the reigning king. At si King David, kung nababasa natin yung mga previous chapter, he was already ordained to be the next king of Israel. Kaya lang andun pa kasi si King Saul. He is just waiting for his time. Perfect time. Amen? So, nung narinig ito ni King Saul, na kinakanta ng mga kababaihan, ng mga tao, ng mga Israelites, na si King Saul nakapatay ng 1,000, samantalang si David, 10,000 ang mga namamatay. Ano yung naramdaman kaagad ni King Saul? Na proud ba siya? Wow, yes, mas magaling si David sa akin. Wow, yes, magaling talaga tong si David. No, ano yung, kung ikaw yon na i-compare ka sa mas magaling sa'yo, ano yung mararamdaman mo? Very, very light, madi-disappoint. Amen? Very, very light, medyo maiinggit nga ako nga, mas magaling nga siya. Amen? So, sasamahan kayo ni Saul. Sabi dito, this made Saul very angry. Nagalit, hindi lang basta galit, galit na galit. Sabi niya, what is this? Arabic lang, what is this, Baba? He said, they credit David with 10,000s and me only 1,000s. Aba, syuhada. Next, they will be making him their king. Amen? Because of that song, at nagkaroon ng comparison, nagkaroon kaagad ng perception. Sabi niya, oo, ngayon kinakanta niyo yan, mas magaling si David. Ano ang sunod? Gagawin niyo na siyang hari. Diba? Napakalawak, napakatalino ni King Saul. Naisip niya yon. Dahil sa lyrics ng kanta, naisip niya na papalitan siya ni David. Amen? Which is true naman. So, nagkaroon siya ng galit sa kanyang puso. At ito na. So, from that time on, Saul kept a jealous eye on David. Yun na yung simula ng pagsiselos ni King Saul kay David. Because God is with David, because
God is doing, David is doing well because of God, nagkaroon ng selos. Parang ikaw lang, amen? Na-promote ka because God is with you. At syempre, may mga naiinggit sa iyong mga colleagues, amen? Because God blessed you with a better job, marami na inggit sa iyo. Amen? Parang ikaw lang si David. 1 Samuel 18, Saul was then afraid of David. Ayan na. Siya na nga ang nainggit, siya pa ang natakot. Verse 14, David continued to succeed in everything he did, for the Lord was with him. Nagtuloy ang pagtatagumpay ni David because God is with him. Is God with you? Sabihin nyo nga, God is with me. Amen? Kung God is with you, tuloy-tuloy ang pagpapala. Kung God is with you, ang success mo, patuloy na patuloy mong mararanasan. Amen? If God is with you, you are blessed. Amen. Verse 15, when Saul recognized this, he became even more afraid of him. Ayan na. Natakot na. Alam niyo po ba, kapag ikaw ay binibless ng Lord, ang kaaway natatakot sa'yo. Amen? Natatakot sa'yo ang kaaway. Kasi alam niya, kahit anong gawin mo, magtatagumpay ka. Amen? At alam niya, kahit anong laban na gawin sa'yo, sige, palakpakan natin ang Lord. Alam ng kaaway na kahit anong atake ang gawin niya sa buhay mo, hindi siya magtatagumpay. Amen? Kaya natatakot sa'yo ang kaaway. Amen? Hindi pa kayo na-excite? Natatakot sa inyo ang kaaway. Natatakot sa inyo si Satan. Amen? Pagising niyo pa lang sa umaga, nagtatremble na siya. Gising na ang blessed na taong ito. Ano kaya ang ipagpe-pray niya na tumatawag? Ano kaya ang ipagpe-pray niya na ikatatalo ko? Yun ang iniisip ng kaaway. Ano kaya ang ipagpe-pray ng blessed na taong ito na magkukos ng katalunan ko? Amen? Natatakot sa iyo ang kaaway, mga kapatid. Kapag blessed ka, mga kapatid, marami nagmamahal sa iyo. Amen? You are highly favored na ng mga boss mo, ng kumpanya mo, amen? Ng mga pastors, ng ministry. Saan ka man pumunta, ano man ang gawin mo, sino man ang mga kasama mo, you are deeply loved. You are loved. Amen? Mahal ka. Walang magagalit sa iyo. Isa lang ang tanging magagalit sa iyo. Sino yon? Ang kaaway. Satan. Siya lang ang tanging makakaaway mo. Pero the rest, mamahalin ka nila. Amen? Kasi blessed ka eh. Amen? Natutuwa sila sa'yo. Ang tanging maiinggit lamang sa'yo ay ang kaaway. But the rest, they will be blessed because of you. Nainggit na nga itong si Saul. Natatakot siya at the same time, hindi niya pinapahalataan na natatakot siya kay David. At bilang kaaway natin, amen, siya ay nagpaplano para tayo ay masira. May naiinggit ba na natutuwa sa'yo? Wala. May nagseselos ba na pabor sa'yo lahat ang ginagawa niya? Wala. Lahat ng iisipin niya, it should be against you. Lahat ng iisipin ng kaaway, it should always destroy you. Amen? So, nagkaroon ng first attempt. Maraming attempt eh. Gustong wasakin kasi. Gusto ni King Saul, patayin si David. At ito yung first attempt niya. One day, Saul said to David, I am ready to give you my older daughter, Merab, as your wife. But first, you must prove yourself to be a real warrior by fighting the Lord's battle. Wow! Amen. First attempt. Ang kaaway, hindi niya sasabihin sa iyo, sumama ka sa akin, mamamatay ka. May ganun ba? Pag sinabi sa iyo ng kaaway, halika, magsaya tayo kasi mapapahama ka. Sasama ka ba sa kaaway? Nang una sasabihin sa iyo ng kaaway, magaganda, hindi obvious. Katulad ng ginawa ni King Saul kay David.
Sabi niya, ang ganda. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang anak ko. Siyempre, pag pinakasalan niya ang anak, magiging royal family na siya. Amen? Pero at the back of King Saul's mind, ito, for Saul thought, I'll send him out against the Philistine and let him kill him rather than doing it myself. May masama palang balak. Akala mo ang ganda-ganda ng plano sa iyo ng kaaway? Dinadala ka kung saan-saan? Diba? Kung ano-ano yung mga ini-inject sa iyo na magagandang bagay, yun naman pala, at the end, ipapahama ka. Yun naman pala, papatayin ka. Amen? Yan yung first attempt ni King Saul. At ang matindi nun, hindi niya hahayaan na siya yung papatay. Amen? Sabi dito, let him kill him rather than doing it myself. Hahayaan niya na mamatay si King David through the Philistines' battle. Amen. Pero hindi po nagtagumpay. Very sad story. Hindi nagtagumpay sa first attempt si King Saul. At ang kaaway, hindi ka man niya madala sa first attempt, meron niyang plan B. For second attempt, 1 Samuel 18:24. When King Saul's men reported this back to King, verse 25, he told them, tell David that all I want to be a bride price is 100 Philistine foreskin. Vengeance on my enemies is all I really want. Hindi pa rin po pumayag si King Saul na hindi niya makuha si King David. Kaya gumawa siya ng paraan, marami siyang ginawang offer kay King David. Kay David. But what Saul had in mind was that David would be killed in the fight. Ayan, yung pa rin pala ang nasa isip ni King Saul. Mamatay pa rin si David. Amen? Ganyan talaga ang kaaway eh. Sa una, feeling ang bait. Sa una, feeling masaya ka lang. Amen? Barka-barkada. Oh, mag-fishing tayo kahit Friday, di ba? Tapos, later on, nawala na yung passion mo. Nawala na yung fire mo hanggang sa hindi ka na nakaka-attend sa church. Amen? Kasi nga, nakuha ka na ng kaaway. Amen? Pag hindi umubra ang plan B, he will be more, yung kaaway, more furious, aggressive in his attack. This time, it is more obvious. Amen? Kung hindi ka makuha sa santong dasalan, sabi nga sa secular na kasabihan, dadaanin ka sa paspasan. Ayaw mo sa first attempt. Ibibigay ko na nga sa'yo yung anak mo. Ay, yung anak ko, sabi ni King Saul, ayaw mo pa. Second attempt, ibibigyan na nga kita ng bride na maliit lang. Kasi that time, binabayaran po yung bride, di ba? Maliit lang yung pinakang, anong tawag doon? Dory. Amen? Maliit lang, ayaw pa rin. So, ano na ang ginawa? Inatake na, 1 Samuel 19. But one day, when Saul was sitting at home with spear in hand, the tormenting spirit from the Lord suddenly came upon him again as David played his harp. Amen? God will allow our enemy to attack us. Naniniwala po ba tayo? Inaalaw ng Lord na i-attack tayo ng kaaway. Just like what happened to Job. Amen? Inattack siya ng may permission ng ating Diyos. At ang kaaway si Satan, di kanyan ia-attack directly. Naniniwala po ba kayo na si Satan haharap sa'yo, aatakin kita? Amen? Nakikita mo physically si Satan? No. Most of the time, he will use somebody to attack you. Amen? He will use any situation to kill your joy. Minsan, gagamitin ng Lord ang pinaka-close na tao sa'yo. The more na inaatake ka ni Satanas, the more na mas malaki yung blessing na paparating sa buhay mo. Amen? Attack pa more! Sabihin nyo kay Satan, attack pa more! Amen? Kasi the more he attacks, the more blessings we will receive. Amen? Remember, ulitin ko, that David will be the next king of Israel and his enemy will do anything and everything
to the extent of killing him just to hinder him to be the next king. Gusto ng kaaway, pigilan yung blessing mo. Amen? Kaya gagawin niya ang lahat, wag mo lang makuha yung blessing na para sa'yo. Papayag ka ba? The more na mas marami ang atake ng kaaway sa buhay natin, mas lalo tayong ma-excite, mga kapatid, at mas lalo tayong lumaban. Dahil ito ay patunay lamang ng napakagandang future at blessing na nag-aantay sa atin. Amen? The more na ina-attack tayo ng kaaway, ma-excite tayo. Kasi Lord, mas matindi ang blessing na paparating sa buhay mo. Amen! Don't give up because the enemy will also never give up on you. Amen? Hindi kanyang tatantanan at hindi yan titigil hanggat hindi ka natatalo. Amen! Hindi ka tatantanan hanggat hindi ka namamatay. He will do His very best para hindi ka makarating or para hindi mo makuha ang napakagandang plano ng Lord sa buhay mo. Don't be afraid of His attacks. Like David, God is with you. Amen? Alam natin, aatake siya. So, wag na tayong matakot because God is with us. In reality, sa totoong buhay, just like Saul, ang kaaway, takot na takot siya sa'yo. Amen? Sa totoong buhay, ang kaaway, feelers lang yan. Diba? Feelers. Feeling strong. Feeling matapang. Pero sa totoong buhay, takot ang kaaway sa'yo. Amen? Because you are the children of the Most High God. Anak ka ng Diyos. Sino lang ba naman siya? Kaya takot na takot siya sa'yo. Amen? Don't be deceived. Don't be intimidated by His attacks. At alam niyo ba ang kaaway, pilit niya ring papatayin yung joy mo. Pilit na papatayin ng kaaway yung peace mo. Pilit na papatayin ng kaaway yung fire in serving the Lord. Yung init mo ngayon, pilit na papatayin niya ng kaaway. Yung fire, yung passion mo sa Lord, pilit na papatayin niya ng kaaway. Yung faith mo, gustong-gustong patayin niya ng kaaway. Ano pa? Yung future mo. Yung relationship mo. Yung self-esteem mo. Amen? Papatayin niya ng kaaway. Yan ang target niya. Yung joy mo, bibigyan ka ng sakit, bibigyan ka ng maraming problema, malungkot ka na. Patay na ang joy mo. Yung peace mo, bibigyan ka ng maraming isipin, patay na. Wala ka ng peace of mind. Hindi ka na makakatulog. Amen? Yung relationship mo, pilit kayong sisiraing magkaibigan, pilit kayong sisiraing mag-asawa, at pag hindi ka lumaban, patay na, nanalo na ang kaaway sa'yo. Gagamit ang kaaway to betray you. Gagamit ang kaaway to deceive you. Gagamit ang kaaway to cheat on you, to reject you, and for you to be a victim of unfair situation. Amen? Gagamitin niya yung mga closest person sa buhay mo para i-betray ka. Yan yun eh. Diyan tayo nadadali ng kaaway yung emotion natin. Na konting nasabihan ka lang ng kapatid mo na something, ayan na yung spirito ng tampo. Amen? Hindi ka lang napansin, ayan na, feeling rejected ka na. Hindi po pwedeng marami lang iniisip yung nakasalubong mo, kaya hindi ka napansin. Ikaw naman feeling rejected, ay, snob. Diba? Nag-message ka, nasin niya. Diba? Yung pala, so nag-feeling snob ka na naman kasi nasin niya, hindi siya nag-reply. Yun naman pala, napindot ng anak. Diba? Hindi naman sinabi sa'yo. Amen? Na may message ka. So, hindi mo alam na nag-message, feeling broken ka na. Amen? Hindi mo naman alam na nag-message na sinang ibang tao. So, yun yung mga emotions na patuloy na nagmamanipulate sa ating mga feelings. Amen? So, pag may mga ganon, hindi ka nag-a-attend ng mga gawain. Amen? Kasi isnab si pastor, hindi na ako a-attend sa hindi na ako a-attend sa church na yan. Isnab ang mga ushers, di ba? Isnab ang mga tao dyan, hindi na ako a-attend.
Di po ba? Hindi lang napakitaan na maganda sa church, na stumble na. Amen. Ayaw ko nang umaten masasama ang ugali ng mga tao dyan. Isa lang ang masama ang ugali, isinama ang buong church. Amen. Diyan tayo dinadali ng kaaway. Sobrang sakit ba ng nararamdaman mo ngayon? Dahil mismong mahal mo ang gumawa sa'yo ng mga injustices. Mismong mahal mo ang nag-betray sa'yo. Mismong mahal mo sa buhay ang nagsinungaling sa'yo. Mismong kaibigan mo ang nanchismis sa'yo. Pinagkatiwalaan natin, pero niloko lang tayo. Amen? Pinaasa ka lang. Pinangakuan ka, pero nauwi sa wala. Amen? Dahil nakarelate. Pinagpalit ba tayo? Instead na ikaw, iba ang pinili. Oh. At dahil sa mga sitwasyong yan, diba? Betrayed, cheated, rejected, pinagpalit, pinaasa. Because of those things na nangyari sa buhay mo, mga kapatid, until now, the pain is still in your heart. Amen? Oh, the hurt and the wounds are still fresh. Fresh na fresh pa sa puso't isipan mo yung ginawa ng mahal mo sa buhay. Amen. Na every time na nakikita mo ang post niya sa Facebook, nasasaktan ka pa rin. Amen. Na every time naririnig mo lang ang pangalan niya, nasasaktan ka pa rin. Amen. Naaapektuhan ka, nawawala ang peace mo, nawawala ka sa sarili mo. Amen. Dahil sa mga ginawa nila sa'yo, naiinis ka. Siyempre, tao lang tayo. Kapag ginawan tayo ng masama, naiinis tayo. Amen? Kapag nagalit sa atin, ano yung magiging response natin? Magagalit din ba tayo? Amen? Kapag tayo chinismis, chichismis din ba natin? Kapag tayo sinaktan, sasaktan din ba natin? Amen? Ganun ba yung tamang response bilang isang Kristiyano? Sabi sa Bible, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Tama ba yon? Kung galit ka, galit na rin ako sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Ganun ba dapat? Is there still a room in our hearts to forgive them? Tanungin nyo nga sa puso nyo, handa pa ba akong magpatawad? Tanungin nyo po sa puso nyo, handa pa ba akong magpatawad? Ang totoong title natin is Choose to Forgive. Amen. Handa ba tayong magpatawad? Sa totoong buhay, meron naman tayong choice. Amen. Binigyan tayo ng Lord ng free will. Pero ngayong umaga, I am encouraging everyone, let us choose to forgive. Gaano man kasakit yung betrayal na ginawa sa atin, gaano man kasakit yung panluloko na ginawa sa atin, gaano man kasakit yung mga bagay na ginawa against us, let us choose to forgive. Amen? Ano mang atake ang ginagawa sa iyo ng kaaway through those closest person sa buhay mo, let us always choose to forgive. Amen? Nalaman ni King Saul na si King David ay nandun sa lugar na yon. So ang ginawa niya, syempre kaaway siya. Lahat ng troops niya na magagaling at 3,000 pa ha, versus David na isa lang, tinipon niya, sinama niya para labanan or i-search si David. Amen? Pinuntahan niya yung lugar. Kaya lang, bilang tao, si King Saul tinawag ng kalikasan. Alam niyo po, ibig sabihin. Tinawag ng kalikasan, nag-toilet siya. Amen? At sa pag-toilet niya, pumunta siya dun sa cave kasi wala namang public toilet that time, di ba? Walang public toilet. So, para gawin yung kanyang pag-toilet, pumunta siya sa kuweba kung saan nagtatago si King si David. Nagtatago. At ngayon, nakita ito ni David. Uy, si King Saul, ito yung taong gustong-gustong pumatay sa akin.
Ay, syempre, si King David, may mga tropa na siya noon. Amen? May mga tropa na siya. At natuwa ang mga tropa ni King David. Ito yung taong gustong pumatay sa'yo, David. Ito yung tao na hinahunting ka. Sabi nila, now's your opportunity. Chance mo na to, patayin mo na. Sabi ng mga tropa ni David. David's men whispered to him, "Today the Lord is telling you, I will certainly put your enemy into your power to do with as you wish." Eto na to. Minsan, may mga kaibigan tayo, support sa atin. Amen? Sino yung support? May mga kaibigan support. Oo, galit sa'yo, abangan natin sa kanto. Amen? May mga ganyan tayo kaibigan eh. Galit sa'yo, naku, sisiraan ko sa Facebook yan. Di ba? May mga kaibigan tayo, sinusuportahan tayo. Itulpo natin yan, pasikatin natin yan sa Facebook. Mga ganyan eh. May mga kaibigan tayo. At ang matindi, kapag Kristiyano ang kaibigan mo, dadaanin niyo sa mga Bible verses. Amen? Tulad nito, Kristiyano to eh. "Today the Lord is telling you, I will certainly put your enemy into your power to do with as you wish." Feeling biblical ang mga kaibigan. Sa totoong buhay, sabi ng Lord, si David, may word siya from the Lord na you will be the next king, pero hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Yun yung pinanghahawakan ni David. Eh kapag pinatay niya si King Saul, nasunod ba yung promise ng Lord sa buhay niya? Hindi, kasi siya mismo ang gagawa ng paraan. Ang promise ng Diyos, siya ang gagawa ng paraan para siya ang maging next king of Israel. Pag pinatay niya si King Saul, aba, edi wala na yung plano ng Diyos. Nag-disobey na siya. Amen? God will use anything and anyone to test you. Sa panahong ito, sa pagkakataong ito mga kapatid, God is just testing David. Kung ano nga ba yung gagawin niya. Kung siya ba ay matetempt dun sa opportunity na ito or siya ay maghihintay sa tamang panahon. Amen? Minsan, may gusto kang trabaho, ito yung pinagpe-pray mo. At naghihintay ka. Biglang may nag-offer sa'yo. Mas malaking sahod, mas magandang kumpanya, kaya lang walang Friday off. Anong pipilihin mo? Lord, nakakatemp. Doble ng sahod nito eh. Lord, nakakatemp. Mas malaking kumpanya to kaysa dito sa hinihintay ko na may 2 days off, Friday, Saturday off. Na medyo dito sa isa, maliit ang sahod, pero may time ako sa'yo. Dito malaki ang sahod, walang Friday off. Nakaka-tempt, di po ba? Minsan susubukin tayo ng Lord sa mga pagkakataong yan. Magi-give in ba tayo? Katulad ni David, magi-give in ba siya? Ayan na yung kaaway niya. Amen? Minsan makikita natin yung kaaway natin. Siyempre, sabi nga, bilog ang mundo. Inapi-api ka. Ngayon siya naman ang naaapi. Ano naman ang reaction mo? Oh, ayan. Ang bilis ng karma, di ba? Ganun ba yung reaction natin? Inapi-api tayo, nireject-reject tayo noon. Ngayon, andyan na siya. Ang bilis ng karma, di ba? Yan yung mga attitude, yan yung mga opportunity or mga testings na ibinibigay sa atin ng Lord. Amen? Pero anong ginawa ni David? Hindi niya pinatay si King Saul. Ang ginawa niya, pumunit lang siya or pumitas, ano ba? Pumunit lang siya ng kapirasong tela sa robe ni David. Ni King Saul kay David. But then David's conscience began bothering him because he had cut Saul's robe. Biruin nyo, sa sobrang bait ni David bilang man after God's own heart. Yung maliit na laylaya ni King Saul na pinunit niya, grabe yung conviction sa puso niya. Grabe, Lord! Grabe! Na feeling niya napatay na niya si King Saul. Verse 6, "And he said to his man, 'The Lord forbid that I should do this to my Lord, the King. I shouldn't attack the Lord's anointed one, for the Lord himself has chosen him.'" Grabe yung conviction, di ba? Lord, ito yung ini-anoint mo eh. Lord, ito yung authority over me. Pero nagawan ko siya ng masama. Andun yung conviction na, "Lord, sorry, Lord, I shouldn't do that. Amen? So David restrained his men and did not let him kill King Saul. So,
dahil yung mapilit yung kanyang mga tropa, sinabi niya, huwag niyo nang pakialaman si King Saul. Nagkasala na ako sa kanya and I am very sorry dun sa ginawa ko. Hindi naramdaman ni King Saul na may napunit sa robe niya. Diba? Siguro ihing-ihing na talaga siya. Hindi niya naramdaman. At nung pagkatapos, lumabas na siya sa kuweba after niyang umihi. Sinundan siya ni David. Para ano? Ano sabi niya? Tinawag yung attention niya, sinigawan siya. Sabi niya, "My Lord, the King." And when Saul looked around, David bowed low before him. Amen? Nagpakumbaba pa rin si David. Despite ng mga atake ni King Saul against sa buhay niya, nakuha pa rin ni King David na magpakumbaba. Amen? At hindi natakot si King David. Bakit? Bakit siya dapat matakot? E papatayin na siya pa yung lumapit doon sa taong papatay sa kanya. Amen? Doon sa paggawa niyang pag-bow down niya kay King Saul, yun eh, parang, alam niyo ba yung wala kang self-defense doon eh. Parang nag-bow down ka, eh paano kung bigla ka nalang patayin ni King Saul? Di po ba? So, he is trusting his full life, whole life, sa ating Panginoon. At ang sabi doon, and he shouted to Saul, "Why do you listen to the people who say, I am trying to harm you?" Bakit ka nakikinig doon sa mga taong nagsusulsul sa'yo na may gagawin akong masama sa'yo? Amen? So, minsan kasi ang kaaway, sabi ko nga sa inyo, gagamit ang kaaway ng tao na malapit sa atin. At yung malapit sa atin, ini-injectan niya ng mga kaaway. Uy, alam mo ba, chinichismis ka niyan? Uy, alam mo ba, yung taong yan, may balak yang masama sa'yo? Uy, alam mo ba, injection ng kaaway. At ikaw naman ang aatakihin ng taong yun. Amen? So sabi dito, "Why do you listen to the people who say, I am trying to harm you? This very day, you see with your own eyes, it isn't true. For the Lord pleased you at my mercy back there in the cave. Some of my men told me to kill you, but I spared you. For I said, I will never harm the king. He is the Lord's anointed one." Amen? Lahat tayo mga kapatid, hindi ka man pastor, hindi ka man leader, you are God's anointed. Amen? Lahat tayo anointed tayo ng Panginoon, kaya walang sino man ang pwedeng mag-atake sa atin. Amen? Huwag nating atakihin din yung mga kapatid natin. Amen? Huwag nating atakihin na hindi porket bago lang yan. God's anointed na yan. Huwag nating atakihin sila. Huwag tayong magpagamit sa kaaway. Amen? Kapag ikaw ay inaatake ng kapatid mo, inaatake ka ng kaibigan mo, sabihin mo, inapapagamit ka sa kaaway. Amen? Huwag tayong magpagamit. Anong ginawa ni David? Despite ng mga ginagawa kasamaan, hindi siya umatake ng nararapat para kay Saul. Amen? Hindi siya umatake ng kasamaan doon para kay Saul. When David had finished speaking, Saul called back, "Is that really you, my son David?" Then he began to cry. And he said to David, "You are a better man than I am, for you have repaid me good for evil." Amen? Ganun ang gawin natin sa ating mga kaaway. Let us pay good for all their evil deeds. Yung mga kagandahang loob na ginagawa natin sa kaaway, it is the Lord who will reward us. Amen? Grabing mag-reward ang Lord. Amen? Excited na ba kayo sa reward na matatanggap natin sa Lord? Amen? It is the Lord who will reward us well for paying good for evil. Amen? Kaya, yung mga kaaway na umaatake sa atin, ignore na lang natin. Ipag-pray na lang natin sila. I-surrender natin sila sa Lord. Hindi yung kapag inatake ka, may counter-attack ka. Amen? Hindi yung kapag siniraan ka, masisiraan mo siya. Amen? Hindi yung kapag ginalingan niya ang pag-attack sa'yo, mas gagalingan mo. Amen? Huwag ganun, kapatid. Sabi nga, "Let God," sabi ng Lord, "vengeance is mine." Amen?
Vengeance is mine. Bahala na ang Lord sa kanya. Alam niyo po ba yung kapag nasaktan tayo, gusto rin nating manakit. Amen? Kapag na-reject, sabi nga, rejected people, reject people. Hurt people, hurt people. Amen? Kung ano yung naranasan mo, gusto mong gumante. Amen? Pero ang pagante, hindi mo po business iyon. It is God's business. Amen? Sabi ni Lord, vengeance is mine. Kung nasaktan ka, surrender it to God at bahala na ang Lord sa kanya. Amen? God's judgment is God's business. We put ourselves in a bad place when we make ourselves instrument of God's judgment. Kapag tayo ang gumagante para sa sarili natin or tayo yung gumagawa para ipagtanggol ang sarili natin, sabi dito, we put ourselves in bad place. Amen? Kasi, sabi nga, ang sino mong sumumpa sa'yo ay susumpain. Amen? E paano kung yung taong yung nagpe-pray din, na kung sino yung sumumpa sa kanya susumpain, e di nagsumpaan na kayo. Amen? So, kung sinumpa ka man, surrender it to God and bless that person. Amen? Surrender lahat at bahala na ang Lord sa kanya. Let us not to overcome of evil, but to overcome evil with good. Amen? Ano mang gawing atake ng kaaway, huwag tayong papa-apekto sa ginagawa ng kaaway. Sabi nga sa title natin, Let us choose to forgive. Sabi dito, last verse, Colossians 3:13, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Amen? Make allowance for each other's fault. Dahil ikaw mismo, hindi ka rin naman perfect. Amen? Keep in mind that forgiving is not for others. It is for you. Amen? Ang pagpapatawad, para sa iyo yan. Kasi kapag hanggat ikaw ay may galit sa puso, hindi ka makakatulog. Amen? Yun totoo, nakakatulog kayo pag galit na galit kayo. Hindi, di ba? So, for the sake of peace of mind, magpatawad na tayo, mga kapatid. Amen? Para sa'yo yan, hindi para, yung kaaway mo, sayang-saya na. Wow, enjoy na enjoy. Feel na feel niya, feeling blessed sa Facebook. Ikaw galit na galit. Ay, grabe to, pasaya-saya pa. Di ba? Nakaka-high blood ka na. Di ba? Yung mga ugat mo, nababarahan na ng dugo. Yung kaaway mo, enjoy na enjoy. Nagsisip line. Diba? Enjoy na enjoy ang kaaway mo. Nagsiswimming. Nasa Atlantis. Nasa kung saan. Ikaw, yung dugo mo nababaraha na. Yung mga ugat mo, barado na. Na high blood ka na pala. Diba? Choose to forgive, mga kapatid. Forgiving is not forgetting. It is remembering without anger. Amen? Ang pagpapatawad, kung totoong nagpatawad ka, maalala mo man, yung mga kasamaang ginawa niya sa'yo, alala na lang yan. Wala na yung sakit. Alaala na lang, di ba? Nakita mo yung taong naloko sa'yo. Nakita mo yung taong, nag-betray sa'yo. Nakita mo yung taong nag-scam sa'yo ng 1,000,000. Since napatawad mo na siya, kahit makita mo at magkasalubong kayo, okay lang. Amen? And yan ang ini-expect sa atin ng Lord. Ganyang forgiveness. Maalala mo, ay, yung taong yan, oo, nanloko yan sa akin ng 1,000,000. Diba? Ay, yung taong, oo, yan yung nagpaasa sa akin. Pero carry lang. Diba? Cool na cool ka pa rin. Kahit nakita mo yung nagpaasa sa'yo, kahit nakita mo yung nagkasalubong ka sa'yo ng ex mo na pinagpalit ka, caring-carry lang. Amen? Forgiveness is not reconciliation. Ang reconciliation kasi is between two parties. Amen? O, sige, bati na tayo. Pag nag-forgive ka, kahit hindi ka makipagbati, okay lang sa akin, pinapatawad na kita. Amen? Ganun yun. Hindi porket, ayaw mo nga makipagbati, paano kita mapapatawad? Amen? Hindi ka man niya batiin, bahala siya. Basta sa puso ko, pinapatawad na kita. Amen? That is forgiveness, mga kapatid.
choose to forgive. Kung ayaw niya makipagbati, carry lang. Life must go on. Amen? Kung ayaw niyang mapatuloy pa rin siya, it's okay. May peace of mind ka pa rin. Amen. And lastly, forgiveness is an act of faith. Amen? Act of faith, bakit? Kasi, when you forgive, you are releasing your own right to get even and leave all issues in fairness to God to work out. Amen? Lahat ng issues mo, lahat ng mga burdens mo, ibinibigay mo na yan sa ating Diyos. At alam mo, lahat ng mga injustices, lahat ng mga unfair situation, lahat ng mga naranasan mong sakit, ang Diyos ang mag-heal sa puso mo. Amen? Ang Diyos ang kikilos. Leave in God's hands the scales that must balance justice and mercy. Simply forgive others and leave them to God. Amen? Bahala na sila kung hindi ka nila mapatawad. Basta sa puso mo, nagpatawad ka. Amen? Bahala na sila. Last na kwento na lang, kasi isang sentence na lang to. Nakwento ko na to sa post-MGR. Merong isang army sa Iraq. Pinadalhan siya nung girlfriend niya ng picture. Wala pang ano nun, wala pang Facebook nun. Talaga yung para snail mail pa lang. Yung sabi ni Pastor Leo na 2 weeks bago dumating ang letter. So, sabi ng girlfriend niya, hihiwalayan na kita kasi magpapakasal na ako. May bago na akong boyfriend. Pero may isa akong hiling sa'yo. Pwede bang ibalik mo yung picture ko sa'yo? Kasi uso mo may mga picture, may mga dedication pa yan. Noong time. Pero yung mga ka-age ko, hindi na nakaka-relate eh. Yung mga may picture na this picture is dedicated. Yung mga ganun, di ba? Di ba? Ayan. So, sa nakaka-relate. So, yan. So, ayun. Balik tayo doon sa soldier na nasa Iraq. Nabasa niya, and itong soldier na ito, na-hurt siya. Siyempre, nakipag-break yung girlfriend niya. Hindi lang basta nakipag-break, pinagpalit siya. Amen? So, sa pagpapalit niya, ikwento sa tropa. Ayan na naman yung mga tropang yan eh. Say, grabe itong girlfriend ko. Bakit? Bakit ka malukot? Ipinagpalit ako, magpapakasal na siya. Kaya lang may isa siyang request, ibalik ko daw yung picture niya. So, syempre, yan na yung mga tropa. Ganito ang gawin mo. Sulatan mo pabalik. So, ano sasabihin ko, nasasaktan ba ako? Hindi. Sabihin mo, ito ang gagawin natin, ibibigay namin sa'yo ang picture ng mga girlfriend namin. O tapos, i-send mo sa kanya. Tapos sabihin mo, kung sino ka man sa mga picture na ito. Sabi niya, sabihin mo sa girlfriend mo, halimbawa ay si Aaliyah. Sabi mo, Dear Aaliyah, nauunawaan ko, napapalitan mo na ako. Pero, ako'y nalilito kung sino ka ba sa mga pictures na ito. Pwede bang kunin mo na lang kung sino ka dyan at pakibalik ng ibang picture. O diba, minsan ganun tayo, gusto natin gumante. Kahit tayo nagkikreate ng kwento, makagante lang. Amen? Relate? Gusto natin na naungusan lang tayo sa sweldo. Wow! Feeling mas malaki ang sahod natin sa kaaway natin. Amen? Naungusan lang tayo sa promotion. Wow! Feeling boss na tayo. Amen? Huwag tayong ganun. Let us choose to forgive. Pinaasa man tayo, let us choose to forgive. Leave fairness and justice to God's hand. Forgive others just as the Lord forgave you. Amen? Doon po ako magtatapos. Let us choose to forgive as the Lord forgave us. Amen?